Kaugnay ng balitang yan, nasa linya ng telepono si Secretary Antonio Villar, ang chairman ng Dangerous Drugs Board. Magandang umaga po sa inyo, Secretary. Secretary, good morning. Magandang umaga po sa inyo. Secretary, apo. Hindi po ito yung first time na meron tayong kababayan na binitay niya sa China dahil po sa kaso ng mga pinagbabawal na gamot. Bakit po ba, parang paulit-ulit lamang ho na nangyayari yung mga ganito? Kasi po, alam niyo yung hindi na po ako naniniwala yung mga iba 8 beses na, iba 18 beses ng pabalik-balik na may daladalang ito pa heroin pa by the kilos. Imposible po hindi alam ng kababayan natin yon. Sangat po siguro nilang kumita ng pera. Dinadala nila, pero yung sabihin na ipinapakalaga sa kanila. Hindi na po ako naniniwala dahil kung magbayad daw sila 3,000 to 4,000 dolyar. So sinasabi po ninyo, alam po nila yung kanilang ginagawa? Hindi po ako naniniwala, hindi nila alam, alam po nila ito. Alright, saklaw niyo ba yung ganitong klase ng kaso? Ginagamit po yung mga OFW bilang drug courier secretary? Yun na nga po, minsan undocumented pa ang ginagamit na nadadala. Kaya dapat po siguro, hindi naman dapat po mabulim pa yan dahil dito po, hirap na hirap tayong huliin sa mga drug pusher. Ito po, masakot pa sa drug pusher to. Kilo-kilo na ho, hindi nadala sa ibang syudad pa na. Hindi ba nakakaya ang Pilipinas niyan? Na Pilipino mismo nagdadala. Dito kalat na kalat dito, hirap na hirap tayong manghuli, magbigay ng mga seminar tungkol sa mga illegal drugs. Tapos, habulin pa natin ang mga kababayan natin na kagasos pa tayo para isalba. Dapat sana pagtunan na ng pansin itong mga kababayan natin nire-rave doon, binamaltrato sa ibang bansa. Ano po ba sa tingin niyo, Secretary, meron pa ba tayong mga dapat gawin, yung mga ahensya ho ng gobyerno, gaya ho ng ahensya ninyo, yung ating mga paliparan, para maiwasan na ho, mapigilan yung mga ganitong klase ng kaso? Siguro po, dapat po maghigpit ang immigration natin, at saka bantayan din natin itong mga alam na itong mga nagpapalabas ng mga tao, contact workers, dapat po maimbestigahan maigi yan. At saka tingnan po maigi kung ano talaga, lalo na sa airport. Dapat siguro halugugin maigi. At may mga canine tayo dapat na magtingin dahil po marami nang dumulusot. Yung dami po natin, may 200 na nakakulong sa China na drug mule. Wala pong kadaladala itong mga kababayan natin. Tayo naman po, sana po, huwag na natin pag-asayan pa ng gastos yan dahil hindi po talaga natin masasawata yan. Yan po ang reglamento, yan po kanilang kwadyo sa China. Nauli ang kadya, penalty. Para po natin inahabol pa, hindi po maganda yung para kinukonsinti pa natin. Para pong ano pang silbing pag-huhuli natin dito. Kung yung mga nagdadala, heroin pa ng kilo-kilo, ipapakiusapan pa natin na huwag naman sana, gano'n, hindi po ata maganda. Secretary, para sa akin po yun. Opo, Secretary, combined, no, yung Pilipinang binitay tsaka yung kanyang pinsan, 12 kilo ng heroin ang nakuha po sa kanila. Dito pa sa Pilipinas, pag nahulihan ka ng ganyang karaming heroin, ano ho bang parusa? Dito, ang nakakatawa nga, well, pero ito ayaw kasi ng ating presidente. Pero dito kahit 1,000,000 pa na kilo ng heroin o shabu, walang death penalty rito. Ito lang ata ang bansa dito sa Asia na walang death penalty. Sayo po ng ating Pangulo, so wala tayong magagawa. Yun po ang kanyang kwan. Pero sa tingin ko po, dapat po, kamukha nung kumayan, natatanda ninyo, nung pinatay sa publiko si Lim Seng, nung panahon ni Marcos, tumigil ang drugs, illegal drugs dito sa Pilipinas. Ang problema din ho sa atin, pagka nakakahuli ng mga ganyan malalaking mga kaso ng droga, iba nakakatakas pa nga ho, di ba? Yung iba naman, kahit nasa loob na ng kulungan, nagtutuloy-tuloy pa rin yung negosyo. Ano po, Secretary? Hindi po yun. Hindi po yun, ma'am. At saka, ito judicial system po natin, napaka hindi yung maganda. Kamukha na lang ho dito sa Pasig. Yung judge doon, puro dismiss ang kaso ng illegal drugs. Pati po Diamond Smuggler na
178 kung pabalik-balik sa Hong Kong at saka dito, na wala naman lisensya, wala naman binabayad ng taxes sa mga diamond na ni-smuggler niya. Ini-smuggle niya. Dismissed din ang kaso. May problema din tayo sa ating judicial system. Anyway, maraming salamat po, Secretary Antonio Villar. Maraming salamat po. Secretary, good morning. Thank you. Good morning po. Siya po ang chairman ng Dangerous Drugs Board.